Alam mo ninyo, madalas po na katanungan natin, ang Diyos ba ay tumutugon sa ating mga panalangin? So that's a question, ano? So often that we question on that. Or nagpapagaling ba talaga ang Diyos? Kasi nananalangin ako na gumaling, pero bakit hindi nagaling? Or nagdi-deliver ba talaga siya? Dahil meron akong anak o asawa na addict or nalulong sa masamang bisyo. O ako mismo ay nalulong sa masamang bisyo. Can God rescue me? Okay? You know, ang mga bagay na minsan katanungan natin na parabang wala tayong naihintay na sagot ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagdududa. It actually blocks our faith and of course even block God's power to move in our lives. Para maalis po ang mga pagdududa na yan, ay patuloy po natin na itutok ang ating sarili na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay very powerful to open up our hearts and mind so that we can see the hands of God and the power of God to move in our lives. Okay? So number one, that we must bear in mind is para mawala po yung mga pagdududa natin or tapat ba talaga ang Diyos, is that when you wake up in the morning, you have to start thinking about anything with a promise from God's Word. Start your thinking. Wow, when you open your eyes and you have that thinking opened up in the morning, ang lagi po nating unang-una na iisipin ay yung mga pangako ng Diyos. Siyempre, kung wala tayong pinangahawakan na pangako ng Panginoon, wala tayong mame-meditate. Kaya nga po napakahalaga talaga na tayo po ay mag-meditate ng kanyang salita at lahat ng kanyang mga pangako ay kung kinakailang i-memorize natin, i-memorize mo. At itago mo sa puso mo, at yun ang iyong unang-una na isipin sa bawat umaga, sa paggising mo sa umaga. Diba? Alam niyo, meron po akong isang na memory verse na this is my first memory verse nung ako po'y batang-bata pa sa Panginoon. Ito po yung pinanghawakan ko. In Psalms 37 verse 5, it says here, commit your way to the Lord. Trust also in Him and He will bring it to pass. Sa ibang version po ay ito, commit your way to the Lord, trust in Him and He will help you. Tutulungan ka. Pero mas maganda po dito sa ano, sa version na binasa ko ngayon, ano? He will bring it to pass. Pag sinabi po kasing He will help you, meron kang ano doon, contribution. But He will bring it to pass, meaning siya po ang gagawa ng katuparan ng kanyang pangako sa buhay mo. O di ba? Ang ganda. So what are we gonna do to so that we can see the work of God or the hands of God moving in our lives? Commit your way to the Lord. Yung kaparaanan mo, yung trabaho mo or yung mga plano mo, and trust your plan to the Lord. So lahat ng mga plano mo dapat ay alinsunod dun sa kanyang mga pangako. Of course, hindi ibig sabihin hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo magtatrabaho, kundi yung pong lakas na binigay sa atin ng Panginoon ay gagamitin natin o gagamitin ni Lord sa buhay natin upang ang lahat ng kanyang mga pangako ay may sakotuparan sa buhay po natin. Diba? Kaya you have to start early in the morning when you wake up in thinking and meditating on the promise of God. Marami tayong problema. Lahat ng tao may problema. Pero alam po ninyo, hindi po yung problema ang dapat po nating i-meditate, sapagkat when you meditate something, you are making it bigger. You are, you know, pinapalaki mo yung isang bagay na iyong pinagbubulayan. You're zooming it out, no? Merong ano doon eh, tawag doon eh, yung salamin na kapag itinapat mo ay lumalaki yung iyong makita. Okay, nakalimutan ko yung tawag doon. So magnify the Lord, no? You have to magnify the promises of God in your life, making it bigger
okay, into your life. Praise God. Hallelujah. And think His way. Number two is think His way and do things His way. Yung kaparaanan ng Diyos ang dapat po nating isipin. Kasi sometimes, ano kaya ang dapat kong gawin? Okay? Ang dapat po nating isipin before we do our way is that think first and foremost God's way. Sabi nga ni Lord, my ways are not your ways. And we have to commit our ways to God. So think His way. Ano ba yung paraan ng Panginoon? And then, do things His way. Hindi pa rin, kapag gumawa ka, hindi pa rin yung kaparaanan mo, kundi yung kaparaanan pa rin ng Panginoon. Diba? Kaya nga, commit to thinking His thoughts and following His system, His way of doing things. Yung sinasabi dyan na commit your way to the Lord, meaning you have to commit your thinking to His thoughts and following His system. Like for example, ano po yung mga sistema ng Panginoon na nasa Bible? One of the principle of the Bible is sowing and reaping. If you're gonna sow, you will reap. So, if that is God's way, then you have to think of it and you have to do it in that way. Huwag po nating pag-alinlanganan yung mga itinuturo po ng Lord sa atin. Sapagkat yung sinasabi ng Bible, sinasabi ng salita ng Diyos, yan yung kaparaanan ng Panginoon. We have to believe that when we do things His way, prosperity, success, victory will surely come unto us. Amen? Like if you want to live peacefully, you need to have a forgiveness sa mga taong nagkasala sa'yo. Alam niyo, forgiveness is one way for you to live peacefully. Kung wala kang kung walang pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa atin, kung hindi natin sila i-release, binibihag natin sila ng sama ng loob, at yung sarili mo, binibihag mo rin ng sama ng loob. Kaya, forgive those who do wrong against you. Actually, forgiveness or forgiving those people is hard to do, especially kapag talagang napakabigat yung kanilang ginawang mga pagkakamali or kasalanan sa atin. Pero alam po ninyo, the more na mabigat ang kasalanan ginawa nila, the more that we can manifest the very nature of God in us, and that nature is the nature of love, nature of forgiveness. Hindi natin kayang patawarin ang mga taong nagkasala kapag kawala sa'yo ang nature ni God. At ang nature ni God is love. Ano? Well, sabi ng iba, hindi ako Diyos. Well, that is a word na sinasabi natin nung hindi pa po tayo mananampalataya. Alam ba ninyo, nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, you receive not only eternal life, but you receive the very nature of God. And the very nature of God is love. So, ibig sabihin, tao ka nga, pero meron ka ng nature ni God. Kaya nga, you have to align your thoughts in the Word of God. You have to align your thoughts in His promises and in what God did for you. You are now a child of God and you have the very nature of God. Kaya kapag yung isipan mo naka-align dito, forgiveness is not a hard thing to do. It is your pleasure to do. Sabagkat gusto mong ipadama at ipakita sa lahat ng tao that this is the culture of heaven. And of course, love. Alam nyo, without love, you cannot forgive. Love is the greatest things that we must be, enclothed with God's love. And that is your nature now. Okay? Faith and trust, etc., etc. Okay, so think God's way and do things in His way. Praise God. Another one is know God has called you. You are called by God. You may not be called to be a minister, but you are called to receive God's promises and purpose for your life. So great. Could you imagine? Hindi ka nga minister, pero ito, you are called to receive God's promises and purpose for your life. There is a purpose of God. And all of God's promises to you are yes and amen in Christ Jesus.
I love it. Oh, I love it. Alam nyo, if you want to really feel the presence of God tangibly, and you want to overflow the presence of God in your life, just thinking of God's goodness. When you close your eyes, thinking what Christ has done for you at the cross, thinking about how much God loves you and all His promises. Alam po ninyo, kahit napakaraming problema, dami natin mga inaarap na mga problema. Kapag lahat ng mga pangako ng Panginoon ay meditate mo at naging buhay sa puso mo, oh, I tell you can know and you know that all of your problems will be gone, and all of your problems ay nagiging magaan at masusolusyonan. There is a sure solution on it because you believe on God's promises. Why? Jesus says, I will never leave you, I will never forsake you. At kapag kasama mo ang Diyos, ibig sabihin, kasama mo ang solution ng problema mo, kasama mo rin ang provision ng lahat ng pangangailangan mo, kasama mo rin ang kagalingan sapagkat siya ang kagalingan. Bakit may provision? Sapagkat si Jesus na kasama mo, ang siyang provision. Bakit merong solution sa problema mo? Sapagkat si Jesus ang kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Ang kagandahan sa ating mga Kristiyano ay meron tayong buhay na pag-asa sa anumang kinakaharap po nating problema. Amen? Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:24, the one who called you is faithful and he will do it. Wow. Praise God. I love this verse. The one who called you is faithful and he will do it. I love you, Lord. Di ba, napapa-I love you, Lord ka kapag ka meron ka narinig na salita ng Panginoon, o meron ka nababasa na salita ng Diyos sa Bible pag nagbabasa ka. And nag-rema yan. Parang tumalun yung salita ng Diyos na binabasa mo sa puso mo. Tapos, dahil tumalun yan, nagbigay ng buhay sa'yo. Alam nyo ba, ang bawat salitang naiukit sa puso natin at nagiging buhay, ay nagbibigay ng kalakasan sa'yo, nagbibigay ng kagalakan sa'yo. At dahil dyan, napapasigaw ka, oh, thank you, Lord. Oh, I love you, Lord. Di ba napapa-I love you ka? Wow. Yun po yung normal at parang response, no? Ng salita na naiukit sa puso mo kapag ikaw ay nakapakinig o nakabasa ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So know that God has called you. He called you to receive God's promises and to fulfill God's purpose in your life. Ang layunin ng Diyos sa buhay mo, kapatid, ay mabuhay sa kasaganaan, mabuhay sa kapayapaan, mabuhay na kasama siya. At yan ang layunin ng Diyos. Of course, ang pinakalayunin talaga ng Panginoon para mangyari at maganap ang lahat ng ito ay yung ikaw ay makipag-isa kay Kristo. And it's already been fulfilled. You are now in Christ, you are now one in Christ, and you are now in God's kingdom. Therefore, all of God's promises now are yes and amen to you. So know that God has called you. God has called you to receive God's promises. Kaya you have to expect every day. Huwag kang magtaka kung bakit napakarami pong mga unexpected na blessing, unexpected na biyaya na dumarating sa buhay mo. It's all because of the promises of God. Hallelujah. E paano kapag hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay ko? Don't stop. Don't give up. Parating ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Okay? Ang gusto ni Lord ay manatili kang manampalataya sa kabila po ng mga negatibong at hindi maganda na nangyayari sa buhay po natin. Another one is turn your concerns over to Him. Diba sabi nga po ng 1 Peter that we have to cast all our anxieties on Him. Why we need to cast our anxieties on Him? Because the Lord doesn't want us to carry our anxieties. The Lord doesn't want us to carry our problem. Gusto ni Lord siyang mag-carry. Siya po ang magdala ng lahat ng ating mga problema. Diba? At ayaw ni Lord na nahirapan ka. Ayaw ni Lord na makita na ikaw ay nabibigatan. Dito sa Psalms 138 verse 8, sabi rito, He will accomplish. Pag sinabing He will accomplish, He will fulfill what concerns me. Wow! The Lord will accomplish or fulfill what concerns you. Anong concern mo sa buhay mo, kapatid?
there is a sure promise of God that He will going to accomplish. He will going to fulfill it. So turn your concerns over to Him. Ano man yan, finances, healing, relationship, emotion, deliverance, turn your concerns to God. And the Lord will fulfill it. The Lord will give an answer to all your concerns. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can you say, thank you, Jesus? Thank you, Holy Spirit. Oh, glory to God. I love you, Lord. And be convinced that He does what He promised to do. Are you convinced that the Lord will do what He promised to do? Yes. Why? Because God is not a man na ang tao nangako pero makakalimutan niya ang pangako niya. Hindi dahil siguro sa nakalimutan dun, kundi maaring nagka-problema siya at hindi niya magawa yung kanyang pangako. Pero alam po ninyo, the Lord, when He make a promise, He will make it sure that whatever He says, He will do. And whatever He promised, He will fulfill it. Oh, that is our God. Thank you so much, Lord, for that promise that you are going to fulfill. Sabi sa Isaiah 46:11, yeah, I have spoken it and I will also bring it to pass. Oh, di ba? Isaiah 46:11, ano man ang sinabi ko, gagawin ko, sabi ni Lord. Ano man ang pinangako ko, tutuparin ko yan, sabi ni Lord. Sa lahat ng pangako ng Panginoon na nasa puso mo, tutuparin ni Lord yan. God is faithful. Amen. God is faithful. Hallelujah. Okay, now think on this. Jeremiah 32:17. Ano sabi ni Lord dito? Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Why nothing is too difficult for thee? Because the Lord is with you. The Lord who created the heavens and the earth, nothing is too hard for Him to do. Therefore, nothing is too hard or too difficult for you. And think possibility. Think possibility. Why possibility? Because, again, Mark 9:23, all things are possible to those who believe. So think possibility. Walang bagay na hindi magagawa ng isang taong naniniwala. Sabihin ko sa inyo, the Bible says, ano bang sinabi ng Biblia, totoo yon. Ang sinasabi ng ibang tao, kasi nungalingan yon, di ba? Lahat ng negatibo na naririnig natin at maging yung mga dumarating sa isipan natin na negatibo na parang kumukontra sa salita ng Diyos, hindi yan galing sa Panginoon. It weakens or it might paralyze the promise of God to be fulfilled in your life. So you better think on those promises. Think that there is possible things to happen. Okay? Think possibility. Nothing is too hard for God to do. All things are possible to those who believe. Praise God. Hallelujah. God is faithful. Can you write it down? God is faithful. Or my God is faithful. Amen? If that is your declaration this morning, my God is faithful, then you have nothing to worry anymore. Because our God, my God, your God, our Father is faithful to His promises. Actually, sabi nga po ng Bible, they are new every morning. The faithfulness of God are new every morning. Praise God. Just say this word, I declare my God is faithful to do what He promised in my life. He will fulfill His promises, which includes saving, healing, restoring, and blessing me. He is the same yesterday, today, and forever. And then, expect His miracle power in your life today. Praise God. Expect His miracle power in your life today. Once again, expect God's miracle power to work in your life today. Expect it. And I declare, receive it now. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. God is a faithful God. That is our God. Thank you so much. Hallelujah. So once again,
anuman po ang kinakaharap mo ngayon, huwag kang mangangamba, huwag kang malulungkot. We have a faithful God. Amen. Siya'y kasama mo, karamay mo, siya'y laging tapat sa buhay mo. God is faithful.